Relatable ba siya? Paano? Hi, Rose. Miss you. Wow, ganun. Lagi ito nakikita ko sa anyway, si mag-best friend kami ni Alex dito yung character namin. So, I'm one of the few characters in real life na best friend ng isang babae. Say kayo na best friend ng isang babae. So, lagi kang best friend? Lagi akong best friend. Tapos, parang nung nag-move-on siya, kasi it's a film about moving on and the process of moving on, ako yung, kumbaga, sa isang karakter sa totoong buhay, ako yung kapitan nung tao. So ako yung, actually, ako yung nagkaladkad sa kanya kung saan mapupunta at kung anong gagawin para makamove on siya. Ang nagkataon, yung mga pinuntahan niya, may mga alaalang ginawa sila doon nung ex niya. So yung proseso noon kung paano explain ko sa kanya kung paano niya gagamitin itong mga sakit na to and everything, tapos kung paano siya mag-move on nang kasama ako, yun yung journey namin. Kumbaga sa buong pelikula may journey kami dalawa kung ano na nangyayari sa samahan namin. Ano ba siya? Drama ba siya? Comedy? Both. Lahat kasi. Siyempre pag ako drama, pag si Vin comedy. Ganun naman ang partehan, di ba? So ayun, tapos pero si... Well, si Alex kasi, best of both worlds eh. Comedy and drama kaya. Ganda ng flat. Si Alex. Ako naman po dito yung director. Ako dito si Jazz. Ako yung babaeng pinipilit makakalimot. So, alam niyo may mga times in life na parang, lalo na pag patulad ni Keiko, no boyfriend since birth din kasi si Jazz. Yung alam ma-in love pero hindi pa talaga totally nakaka-experience. So may nakita, may naramdaman at merong nanligaw. So nag-expect agad, ibinigay na lahat sa unang beses pa lang. So nasaktan. So ganun, katotoo. Kung yung una, oo. Kasi pagka, di ba, meron kang, pero, alam mo, yung character kasi ni Jazz, alam niyang hindi naman talaga maglalas, pero ayaw niyang bitawan. Para minsan meron tayong, ako, ganun ako minsan, kaya mas mahirap bitawan, kasi ayaw mong bitawan yung myth mo sa isip mo, na pasyado mong pinaniniwala ang totoo yun. Sobrang magpaniniwala ang totoo yun, ayaw mo harapin yung reality na nangyayari na it's really fake, it's not the truth. So, yun yung pinaka, parang nakaka-relate ako with Jazz. Ano, kanina kasi parang sinabi ba ni Tiff na ikaw ba, Alex, ang pumili kay Vin na leading man? Tama ba? Hindi naman po. Hindi naman po ako namili. Pero pag nagsasuggest sila sa akin na, oh, tingin mo ba bagay kayo dito? Like, syempre, nung una, tinanong nila, bagay ba kayo ni Bugoy Carine? Parang hindi naman. Nag-Nash Aguas. Parang hindi. Sabi ko, medyo matanda naman. So, Mr. Eddie Garcia, parang hindi naman. Kaya nagsuggest. Hindi. May mga binibigay po kasi silang mga suggestions na, di naman ako yung lasay, kasi syempre yung lasay pa rin the director and the producer. But I was just suggesting na, pwede. So ano meron kay Vin? Bakit siya yung nagustuhan mo? Yun yung talagang tingin ko si Fifth, kasi trivia lang po. Tuwing may mga eksena kami na kailangan patanggal ng kahit... Uy! Vin, patanggal naman ng shirt. Yung mga drama ko, parang mga iyak ko, oh, good take, one take lang. Pero yung pag-angat ng shirt, inaabot ng take 5. Hindi sabi ko, 5 OA na to ha. Take 5, hindi kasi, nagde-defocus. Totoo! Lagi, oh, isa pa, one last one. Oh, ito, close-up pa, medyo close-up. Ang daming shots. Oh, reaction, yung take doon. Pero grabe kasi yung abs. May manipulasyon mo si Vin. Yung take 6 po, iPhone ko na po yung gamit. Personal use pa. Hindi ba kasi may mga shots na nade-defocus talaga yung abs yata. Kasi yung cameraman yata nadidistract din. Babae kasi hindi OP ko yun. Sabi ko, hey girl, you sit down, you see me. Ay, last na. Kung si Vin, may mga pinagpilian din kayo, totoo ba na yung sa character ni Alex, meron ding mga ilang actresses na naunang kinonsider before si Alex? Paano? Si... Then, bakit it ended up with Alex? Si, kami po talaga, Alex po talaga yung gusto po talaga namin. Like, si Alex yung karakter na to. Siya kaibigan ko si Alex, so madali siyang i-manipulate.
Alam ko, oo siya. Ayan. So, very thankful din ako kasi nagtiwala talaga si Alex. Ayan. Okay, thank you.